fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw, September 2, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Fire signs. Pasensya na po kayo. Ayan, at tumatahol na naman ang ating alagang aso. Cosmic ancestor, see the light by staying grounded. Star keeper, ayan, staying grounded. Diba? See the light by staying grounded. So, be humble ngayong araw na ito. Fire signs, yan po ang sinasabi sa'yo ni universe. Maaring you are very, ito, protected talaga kayo ni universe. And also, pwede po na may mga guidance kayo na mabibigay sa ibang tao. Yung iba naman sa inyo, fire signs, pwede po na may maitutulong talaga kayo sa ibang tao. Okay, yung tulong po na sinasabi natin dito is hindi lang po yan regarding sa finances. Okay, kasi yung iba, di ba, pag sinabing tulong, iniisip nila is monetary na tulong. Pero hindi naman po talaga. Madami tayong tulong na pwedeng ibigay sa ating mga ano, nasasakupan. Meron man tumatakbo dito ngayon. Ayan. So, tignan natin kung ano pa po ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Ayan, mensahe pa po natin for fire signs. Fire signs, tignan natin. Fire signs. Nourish yourself. Ayan. So, by staying healthy, inaalagaan mo din yung mga tao sa paligid mo. Bakit? Kasi kung kayo po yung breadwinner, fire signs, tapos, di ba, parang binabaliwala nyo yung health ninyo. Paano pag nagkasakit kayo, sino yung tutulong sa inyo? Di ba, pag nagkasakit kayo, ano lahat, pilay lahat sa bahay. Di ba, walang kikilos, walang kikita. So, alagaan nyo po yung inyong sarili. Ngayon pa lang ay baguhin nyo na po. Kung di ba, kung may mga bad habits kayo regarding your mga kinakain, baguhin nyo na po. Mag-ano na kayo dito, mag-healthy living na kayo, alisin nyo na yung mga alam ninyo na nakakasama po pagdating sa inyong kalusugan. Para naman, di ba, maging physically fit kayo and also yung mag-circulate yung blood ninyo. Some of you need nyo yata ng maraming fiber pagdating sa inyong katawan. Kasi baka meron dito parang madalas kayong constipated this past few days. Tignan natin ano pa po ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa natin kay fire signs ngayong araw. Mayroon tayo ditong the hunter. Ayan, so we have the hunter. Meron kayong hinahanap or merong naghahanap sa inyo. Always fire signs, ayan. Pwedeng merong tao dito. Ayan, medyo mag-ingat ka dito sa taong to. Kasi, oo, pupuntahan ka niya, may pakay siya sa'yo. Kasi tingnan mo, medyo, parang ikaw din mismo, nagdududa ka dito sa sinasabi ng taong to at sa mga kinikilos niya. So, mag-iingat po kayo at huwag kayo magpapapasok ng ibang tao sa bahay po ninyo. Kunwari, may pumunta sa bahay, tapos, ano lang, tapos di nyo naman talaga personally kakilala, ganyan, huwag niyong patuloyin sa bahay niyo. 'Di ba? Mas mabuti na po yung nag-iingat kaysa naman 'di ba mapahamak kayo. Tingnan natin. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? Mensahe pa po natin, spirit guide. Meron tayo ditong the stars. Okay, mukhang matagal ka nang hinahanap ng taong 'to. Ayan, matagal ka nang gustong makausap. So, parang nakailang balik na yan sa bahay nyo. Fire signs. Parang lagi kang wala, ganyan. Kaya siguro, ganito na yung tingin niya. Ay, last na punta ko na to kay fire signs. Kapag hindi ko pa siya nakita, ewan ko na lang. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Okay. Meron yung iba po sa inyo, good news kayo na marireceive. Meron din dito, call from your anak. Kung meron na po kayong mga anak na nasa malayo, or meron ng sariling pamilya, ayan, medyo, hindi ko lang alam kung meron ba kayo. Ah, okay. Iche-check pala niya kayo, fire signs. Ayan, pero baliktad naman, baka anak po ninyo yung iche-check ninyo. Kasi, ayan o, yung mga kinakain. Ayan. So, concern pala ang taong ito. Kaya pala, ganyan na yung tingin niya. Kasi pwede na, paulit-ulit na lang ito. Baka may makulit sa inyo. Baka sabihin natin, merong umiinom ng maintenance.
tapos hindi nyo sinusunod yung inyong doktor. Ayan, baka may lumalaktaw po dito. Kaya ito, may alalang-alala sa inyo. Meron din ako pong nakikita na niyayaya na kayo na sumama sa kanila. Pero parang gusto nyo kasi is mag-isa lang. Yan, baka meron kasi dito, di ba, pag matatanda na or pag nagkakaedad na, is ayaw na ng maingay. So, ayan po. Kaya din siguro, kahit gusto kayong kuhanin ng inyong mga anak, is ayaw pumayag po ng iba sa inyo. Mas komportable kayo na mag-isa. Tignan natin ano pa po ang mensahe natin, Spirit Guide. Meron din dito, akong nakikita. Ito kasi, pwede po na ito ay past lover ninyo. Pwedeng siya yung naghahanap sa inyo. Fire signs. Tignan natin. Meron po kasing nakakamiss sa inyo dito. Tignan natin. Mensahe pa po, Spirit Guide. Pagdating sa trabaho, kamusta po? Pagdating po sa trabaho, kamusta? Meron tayo ditong Four of Swords. Okay, naka-leave ba yung iba sa inyo or nasa vacation kayo? Meron tayo ditong Knight of Swords. Meron na agad dito gustong bumalik. Hindi ko alam kung nagkasakit ba yung iba sa inyo, fire signs. Pero ayun po, meron kasing nagpapahinga dito. Tapos merong ano, energy na, alam mo yung nakapahinga ka, pero nag-iisip ka. So pagod yung isipan mo dito. Nakapahinga yung katawan mo, pero nag-iisip ka pagdating sa trabaho. So kung iba po sa inyo naka-leave kayo sa trabaho, meron naman dito dahil may sakit, iwan nyo muna yung trabaho ninyo. Huwag nyo muna pong isipin kasi lalong hindi kayo makaka-recover niyan kasi di nyo napapagtunan yung health po ninyo. So kung kayo nakailangan po magpahinga ngayong araw na ito, magpahinga po kayo. Ayan. So para kasing meron kayong hinahabol dito na gawain, kaya hindi rin kayo mapakali. Four of Pentacles, pagdating naman po ito sa negosyo, tignan mo, the hunter, di ba? So, pwedeng may mga hinahanap kayo ng mga kliyente o kaya naman namimiss nyo na yung isang kliyente nyo na to kasi pwedeng medyo matagal na siyang hindi bumibili or umorder sa inyo. We have Queen of Pentacles. Pero, fire signs, ayan, madami naman po kayong customers dito. Tsaka na-build na yung iba sa inyo, na-build nyo na talaga yung name ninyo, kakilala na. So parang kahit hindi nyo i-market masyado yung business ninyo, basta open lang kayo, is lumalapit sa inyo yung mga kliyente. At tsaka may credibility na kasi talaga kayo dito. So yun po yung pangalagaan ninyo, yung inyong negosyo. At tsaka ano ba yung hunter na to? Pwedeng mas mababang, ano ba, mas naghahanap kayo ng mas mababang supplier, ganyan. Or yung mga client ninyo, talagang hinahanap na nila yung business mo, yung items mo, yung products mo. So be consistent. 'Di ba? Be consistent kasi 'di ba may mga ano, may mga business na kunwari sumikat na, binabago na nila yung formula, binabago na nila kunwari yung recipe. So be consistent po sa kung ano yung alam talaga ng mga clients ninyo. Minsan nga may mga clients na gusto nila isa na nagtaas ka na lang ng presyo kaysa naman binago mo yung lasa. Kunwari pagkain, 'di ba? Or binago mo yung quality. So, yun, siguro kung magtataas, may magtataas man dito, magpa-advise, advise niyo po yung mga kliyente ninyo or hingan niyo sila ng suggestion, ganyan, suggestion. Oo. Tignan po natin. So, maganda po ang kitaan ngayong araw. Fire signs. Pagdating naman sa kaperahan, we have strength. Lumalaban naman talaga ang inyong kaperahan. So, may laban naman po talaga. Fire signs. Tapos, ayan, meron dito. Sabi ko nga, parang may pumupunta dito sa bahay. Pwede naman na mangungutang yan. Kaya ito, napakabait. Aba, nakasmile. Tignan mo, nung habang hinahanap ka niya, ito yung kanyang mata. Kung nakikita nyo man. Ayan, di ba? Parang hindi maganda yung tingin niya. Pero, nung nandun na sa bahay, kausap ka na, abay, kulang na lang. Nako, kulang na lang yakapin ka. Sobrang ngiti nung taong ito. Yun pala, may ibang agenda. Mangungutang pala sa'yo. So, nasa sa inyo po yan, fire signs, kung papautangin po ninyo. Mayroon naman ako kasing nakikita dito is tatanggi dahil marami kayo talagang gastusin ngayong araw na ito or nitong ano nga, diba, nitong August. So we have Knight of Rods pagdating sa love life, 'di ba? Merong tao dito na gustong bumalik sa life mo. Kasi pabalik yung energy niya. We have Two of Rods, nagpaplano.
And we have the Hanged Man. Okay, so hindi pa pala sigurado. Pero alam ng taong to na kaya niyang mag-sacrifice pagdating dito sa relationship po ninyo. Pagdating dito sa love life. So, tignan natin ano pa ang mensahe, spirit guide. Mensahe pa po natin. Mayroon tayo ditong Cupid's Arrow. So, ito. Tinamaan na talaga to, pero nag-hesitate talaga. May hesitation din. So, we have love call. Mukhang may tatawag sa'yo. Ayan, baka tanungin kung nasaan ka. Nasa bahay ka lang ba? Ayan. So, may pag-uusap po dito. So, pwedeng may mabuo dito na relationship. Hindi siya agad-agad. Kasi, yes, may mabilis na energy. Pero yung pagpaplano doon magtatagal. Ano ba yung gagawin? Anong approach? Ayan po. At ayan lang po ang mensahe. At number 6 po, yung lucky number nyo. Punta na po tayo sa ating free reading, Fire Signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe. Para po dito sa aking mga napili for free reading. So hanggang September 4 na lamang po ang ating free reading. So pasensya na po kayo kung hindi lahat kayo ay masasagot ko. Kasi po, nag-iisa lang ako at napakarami po ninyo. Yes. At huwag po kayong magtatampo. Ayan, kasi meron pa namang next time. At kung gusto niyo naman, syempre, ayan, avail na lang kayo ng private readings. Kung gusto po ninyo na masagot ko talaga kayo. Tignan natin, this is for Jongjong Brigondo. March 25, 1988. Magbabago pa ba yung kahirapan ko, ma'am? O, tignan natin. Change mo muna yung mindset mo. Okay? Tignan natin. Kasi it's all, mag-start talaga yun doon. Minsan kasi, diba, kahit ano yung ganda nung nangyayari sa life natin, kung negative tayo, hindi natin ma-appreciate kung ano yung nangyayari na maganda na yon. We have, ayan, the Hermit, the Moon. Focus ka sa emotions mo. Focus ka sa mga nangyayari sa life mo. Ano na ba yung mga na-accomplish mo? Bilangin mo yan. Kahit gaano pa kaliit yung mga accomplishments na yan, bilangin mo. The World. Matatapos din yung kahirapan mo. Kailangan mo lang mag-focus. Ano ba yung gagawin mo? Ano ba yung plano mo sa life mo? Hindi kasi pwede na go with the flow lang tayo. Kailangan meron tayong goals. Mahihirapan tayo. Kapag ayan, tsaka huwag ka rin po masyadong makinig sa mga sasabihin ng ibang tao. Focus ka sa life mo. Yun yung sinasabi dito. Ayan, huwag ka masyado mag-focus sa negativity. Ito yung mga negativity sa life mo. Pwede mo siyang labanan. It's up to you. Ayan yung sinasabi ni Universe. Okay, may katapusan dito. Pero magsisimula po yan sa'yo. Hindi yan basta-basta na lang mawawala. Kasi totoo lang, habang nabubuhay ang tao, habang nabubuhay tayo, is meron at meron talagang problema na darating sa life natin. Parang nasa sa atin na lang, paano ba natin yun haharapin? Paano natin tatapusin? Ayan po. Yan po ang advice sa'yo. Yan ang nakikita ko. Proceed na po tayo kay question number 2. Okay. This is for Silma Basinilio. August 3, 1992. Ask ko po ma'am, ma-absorb po ba ako sa current job po ngayon after ng contract ko po? Salamat ma'am. God bless po. Tignan natin. Ma-absorb ka ba, Silma, sa current job mo? Ayan, after ng contract, we have Page of Cups. May good news naman tayo dito. We have Queen of Pentacles. And Knight of Cups. Yes, tapos meron din ako kasi nakikita. Mga offers din kasi to. Okay, so parang ano ba ang judgment mo dito at ayan, dito ka mag-stay. Okay, after your contract. Kasi meron pang mga opportunities para sa'yo. Nakikita ko naman na ito talaga. Okay, nakikita nila yung potential mo. So, pwedeng ma-absorb ka nila. At the same time, meron ding mga offers or could be opportunities para sa'yo sa malayo. Ayan. Tingin ka rin sa ibang direksyon. Sabihin natin kasi expect the unexpected. Hindi ba? Oo. Kaya ano din, dapat may plan B ka rin. Plan B, plan C pagdating dito sa work mo. So, wag ka lang daw mag-focus sa isang direction lamang. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng sumali sa ating free reading. At pipili po ulit ako
Mag-iingat po kayo always. And sundin nyo lamang po yung ating instruction para naman po makasali kayo. Yung instruction natin, nasa description box. Or, nasa comment section. Ingat po kayo always. Bye-bye!